Ray, ano na ba yung epekto sa mga negosyante ng pagtaas ng presyo ng asukal? Aga, bukod sa supply ay idinadaing din ng mga negosyante yung mataas na presyo ng asukal. Dahil ang presyo nito sa world market o sa pandaigdigang merkado ay nasa 32 to 35 pesos lamang. Pero ayon kay George Barcelon, na presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, nakikipag-ugnayan sila sa gobyerno at sa ibang sektor para agad na masolusyonan ito. Pinangahawakan nila yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo na noong pinulong ang kanilang mga miyembro noong Lunes. Narito ang bahagi naman ng bahagi nating panayam kay George Barcelon, presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. Sa ngayon, mas yung confidence nila na sinabi ni Presidente, de palagi ko, talagang itong mga traders, itong mga millers, they will take marching order from the President na dapat itong supply para sa mga users dapat tuloy-tuloy. Umaasa ang PCCI na sa mga susunod na buwan ay madaragdagan na supply ngayong nagkakaroon ng produksyon sa lokal. Status naman ng nakuha ng PCCI sa Sugar Regulatory Administration noong 2019 pa lamang ay halos 14 million na yung mga manggagawa na konektado sa sugar industry. Nasa 700,000 dito yung mga direktang nagtatrabaho at 6 million yung mga indirect. Nasa 7.2 million naman yung nasa food and beverages, kasama na dito yung mga nagtatrabaho sa mga soda company. Pero ayon naman sa Employers Confederation of the Philippines, o ECOP, wala pa naman silang ulat na nakakarating sa kanila kung meron nang nagbabawas ng mga empleyado yung kanilang mga miyembrong negosyante dahil sa problema sa asukal. Kumpiyansa rin sila na masusulusunan ito ng Marcos administration sa lalong madaling panahon. Narito ang bahagi ni Sterio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng Employers Confederation of the Philippines. Wala pa naman. Meron lang mga nagsasabi sa amin sa beverage tsaka yung sa food na pagka hindi sila nakakuha ng supply, baka mag-iintong sila, magbabawa sila. Pero I don't think meron na apektuhan. Only yung perception na there is a shortage. No? Yung tingin naman namin, may mga nag-o-hold lang. Tingin ko tama si Presidente. Aga, sa ngayon ay may mga produktong inumin din sa mga supermarket na walang supply, pero hindi nila alam kung ito ay may kinalaman sa problema sa asukal sa bansa. Aga? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo.